Mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Bago ko simulan tong tula, ay bigyan pansin ng mga salita. Sa bawat linyang aking bibigkasin, Dahil sa bawat linyang aking bibigkasin, may Kristiyano magpapatuloy sa kanyang adhikain. Maraming uri ng Kristiyano ang ating tatalakayin. Upang sa gayon, ay labis maunawaan na sa ating pagbubutihin. Pagbubutihin sa kung ano ang dapat gawin ng Kristiyanong may mithiin. Mithiin na masunod ang identifikasyon ng tunay sa atin. Atin na kung saan si Kristo'y nakikita ang ating pagpapahalaga ng ating pagiging malalim. Sa pananampalatayang kanyang ibig sabihin. Handa ka na ba? Ngayon pa lang ay gumising ka na. Gising! Gising! Gising na mga kapatid! Sa mundong ito na ginagalawan mo, mundong di mo alam kung paano nabuo, pero ito ang mundong ginawa ng Diyos para sa'yo. Na kahit sa isang segundo, sumagi pa sa isipan ng oras silaan mo para sa Kanya. Naisip mo man lang ba pangitiin siya? Simulan natin sa pagsinag ng araw sa umaga. Babangon ka, sabay hawak ng cellphone sa lamesa. Bubuksan ang messenger, sabay sisimulan magbasa. Buti pa yung cellphone mo, hindi mo malimutan. Pero ang pagdarasal, eh binabaliwala mo lang naman. Buti pa si crush, napaglalaanan mo ng oras. Pero si Lord ba? Naiisip mo madalas? Palala lang kapatid, wala sa cellphone o messenger ang pagmamahal na hinahanap mo. Nasa tabi mo lang siya at patuloy na kumakatok sa puso mo. Kaya sana, matutunan mong papasukin siya. Itutuloy ka pa ba? Siyempre naman, para magising ka na. Pagkatapos ng mahabang ritual mo sa umaga, balik ka sa kwarto niyo at magsa-cellphone na. Bukas ng Wattpad, sabay sisimulang magbasa o di kaya sa Facebook ang punta. Igugugol ang oras sa mga bagay na pansamantala. Sasabihin nyo, Wattpad is life? Facebook is life? Natututo kami dito. Ano bang pakialam mo? KJ ka lang sa buhay ko. Pero hindi itong punto ko dito. Gusto ka lang malaman mo na buti pa yung ibang bagay na de-defend nyo. Natataas dugo nyo kapag nakarinig ng mga ganito. Pero kapag tinanong kayo sa mananampalataya nyo, may de-defend nyo rin ba? O lagi lamang kayong nganga? Yung utak mo, puno ng fictional characters sa Wattpad. Pero kilala mo ba mga taon sa Biblia na minsan sa mundo'y napadpad? Buti pa sa Facebook, dami mong hugot na alam. Pero sa Bible verses, wala kang pakialam. Kapag victory ka sa ML, pinagmamalaki mo sa iyong mga kaibigan. Pero kapag salita ng Diyos ang usapan, sasabihin mo, ang boring, nakakantok naman. Sabihin ko lang sa iyo, noon pa man lagi na tayong inuuna ng Panginoon, kaya matuto sana tayong unahin siya sa mga buhay natin ngayon. Mulat ka na ba? O nananatili pa rin tulog yung puso mo, pero pagdating sa computer shop, mulat na naman yung mata mo ah. Tapos sasabihin mo, ate, extend pa ako. Oy, buhay mo walang extension. Kaya habang maaga, gawin mo ng mission. Pag niyaya ka ng barkada magsimba, tugon mo, saka na lang, busy ako. Pasensya, may lakad ako. E paano kaya kung sabihin ka ng Lord na, pasensya, di kita kilala. Sino ka ba? May ginagamit ng instrumento ang Diyos, pero patuloy mo pa rin tinakatakasan. Kasi patuloy ka nagtitigas-tigasan, kumbaga, ginto na, inayawan mo pa.
walang hanggang buhay na binaliwala mo pa. Kapatid, paalala ko lang sa iyo na may Kristong nagmahal, nasaktan, at muling nagmahal. Tapos ikaw itong nagbibitir-bitiran lang na nagmahal, nasaktan, at walang hanggang nasaktan. Tapos sabay sabing walang forever sa mundo. Hindi lingid sa ating kalaman na marami pa rin hindi naniniwala kay Kristo. Sinasabihang baliw ang mga Kristiyano. Nagiging mababa ang pagtingin ng tao, ngunit huwag nating isipin ito. Sapagkat ang sinasamba naman natin ay si Kristo. Huwag tayong mahiyang sumunod at ipagsigawan na si Kristo ang ating tagapagligtas at sa Kanya lamang tayo matututo. Huwag nating sayangin ang panahon, purihin, sambahin, at pasalamatan natin siya habang may pagkakataon. Sapagkat sa Kanya lamang natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Kapatid! Gising! Kumakatok na siya. Naririnig mo ba? Niyayakap ka niya. Ramdam mo ba? Tigil na sa pagiging mahid. Wasakin na ang makasalanang may bahid pagkat oras na para mahalin, sundin, at unahin mo siya. At yun lamang po, binabalik ko na ang papulit pagsamba sa ating Diyos na Diyos.